Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel. So sa video ngayon ay papakita ko sa inyo kung anong mangyari kapag nag-troubleshoot tayo at saka paano yung bunot saksak natin sa ginagawa natin na refrigerator. So isa itong compressor ng maliit na refrigerator. So papakita ko lang sa inyo. So siguro alam na ito sa mga master technician natin, pero sa mga baguhan, sana po ay makatulong ang video na ito. Now sa wiring ng compressor na ito, so dito yung common nya. Now kung napanood nyo yung previous na video ko, so dito natin tinester natin kung paano natin hinanap yung common. Kasi yung overload natin ay pwede naman natin siyang ikabit dito sa kabila, pero yun ang di dapat kasi masisira yung compressor natin, masusunog. And then dun sa video na yun, naipakita din natin na itong terminal na ito, itong nasa left side, ito yung kanyang starting. So ito yung kanyang relay. Now papakita ko lang sa inyo guys kung anong mangyayari kapag minsan mag troubleshoot tayo. So pagkabunot natin, and then babalik natin kagad siya sa pagsaksak. So yun ang mga kamalian minsan na nakapagdagdag problema, lalo na doon sa mga baguhan nating technician na hindi pa kabisado. So nag-aaral pa lang paano mag troubleshoot ng compressor. So ang video na ito ay para sa inyo. So sana po ay taposin niyo ang video na ito dahil napakahalaga po nito sa trabaho, sa pag troubleshoot. Okay, so papaanda rin natin to guys. So kung pansinin natin, ito yung connection nya. Yan, ito yung kanyang line 1, and then yung line 2 ito. So kung lalagyan natin yan ng cord, okay, dito yung isang linya, and then ito yung line 2 or line 1 or line 2, kahit magkabaliktad okay lang yan. Then try natin siyang paandarin mga kajetik. Okay, so para makikita natin na umandar siya, maglalagay ako ng ano, lalagyan natin siya ng mic para marinig nyo yung ano, yung tunog ng compressor. Okay, so sit up ko lang, babalikan ko kayo, sit up natin yung mic dito. So dikit natin dito sa compressor para dinig na dinig nyo yung tunog ng compressor. Okay, so nai-sit up ko na yung mic natin. So lalagay na lang natin siya dito siguro sa may compressor dito, para madinig nyo yung andar ng compressor. Okay, and then papaandarin natin siya. So i-plug natin yung compressor. So para mas makita nyo, maglalagay tayo ng clamp. So paano ba to? So itong clamp natin, clamp natin dito sana sa wire ng extension wire natin, ganyan. So paano ba ito makita? Okay, dito na lang sa malayo, medyo malayo, lalagay na lang tayo na ano. Okay, so ito na yung setup natin guys, and then papakita ko sa inyo, papaanda rin natin yung compressor. So okay na yung connection natin. So nakakonect tayo dito sa overload, yung line 1 natin, and then yung isang linya kino-connect natin dito sa relay. Okay, so plug natin itong ano, compressor, papanda rin natin. Okay, so plug ko siya guys, and then pansinin nyo na lang yung current natin para nagloko yung tester natin. Kahit hindi pa nakasaksak, meron ng ano. Hirap kasi kapag ganitong klaseng tester. So sana po balang araw maka bili tayo ng medyo mas mahal. Okay, so plug ko na yung compressor natin. Ayan. So kung maririnig nyo guys, so umaandar siya. So takman ko yung ano, discharge nya.
Yan. So, yan yung normal niya na andar ng compressor. Okay? So, meron tayong nakuhang 0.3 amperes, 0.2, 0.3, ganyan. Now, kapag ka mangyari na nag-troubleshoot tayo at saka may pagkakataon na binunot natin yung unit at saka hindi natin alam ilang seconds or ilang minutes ba natin ibalik pagsaksak yung ano unit. So, ito yung mangyayari, guys. So, bubunutin ko siya. And then, after 3 seconds, babalik ko siya sa pagsaksak. So, titignan natin kung anong mangyari sa compressor. Okay, so, sa ngayon, naka-andar siya. Ayan. So, mandar yung compressor natin. And then, bubunutin ko siya. So, set up natin ulit yung mic natin. Okay, dito. Ayan. So, mandar siya ngayon. So, tingnan natin. Bubunutin ko siya. And then, after 3 seconds, so, magbibilang lang ako ng 3 seconds. So, accidentally, halimbawa na naisaksak natin ulit. So, anong mangyari nung compressor? Okay, bubunutin ko na. Ayan, namamatay siya. So, mag-count tayo. 1, 2, 3. And then, balik natin saksak. Okay. So, mapapansin nyo. 2 amperes yung current niya, high ampere siya at yung tunog ng compressor. So ibig sabihin niyan umiinit yung relay natin. Okay? So ganun yung tunog niya, guys, kapag ka nag high ampere yung compressor. So kapag ka madalas natin nagawa na ganun, so posibleng masira yung compressor natin o di kaya ibibigay yung overload natin. So kung kapain natin tong overload niya, ayan. So wala lang tayong thermal scanner. Pero napakainit po nitong ano overload natin. Now kapag hindi natin alam mag-troubleshoot at saka palagi tayong saksak and then bunot, minsan mapagkamala natin na sira yung compressor. Pero yun lang pala ang nangyari sa compressor, nag-high ampere lang siya dahil sa kamalian natin na nag-troubleshoot. Okay, so pagka ganun, pagkabunot nyo, huwag nyo kagad isaksak ulit yung unit dahil posibleng ganun yung mangyari, mag high ampere yung compressor natin lalo na may karga yung compressor, so kailangan pang makabalance yung pressure niya sa loob para kapag sinaksak natin siya ulit, so okay siya, andar siya, babalik siya sa pag-andar. Pero pagka binalik natin kaagad, so posibleng masisira yung OLP natin. So okay lang naman kung mag-open siya kasi mag-close naman siya ulit yung OLP natin. Pero what if sa habang nagtitesting tayo, palagi tayong nagbunot and then saksak bunot, hindi natin alam na ganun pala mangyari sa unit, bibigay si OLP. Tapos yung pinagawan mo is malayo pa dun yung ano, bilihan ng overload. So problema, instead na nag-troubleshoot ka para ayusin, parang nakapagdagdag problema pa sa ano, sa unit. At saka kapag technician tayo, dapat alam talaga natin para hindi po tayo mapapahiya sa customer. Okay, so try natin siya ibalik ulit ng pagsaksak kung nakabalance na ba yung ano. Pero take note mga kajetek na kapag nag-testing kayo ng ganito, dapat po papalipasin yung mga 1 minute to 2 minutes or pwede 3 minutes pataas para mas safe yung ano, pag-testing nyo. Okay, so try natin siya pandarin ulit. Okay, so kung mapapansin nyo, bumalik na siya sa pag-andar. So ganun lang yung technique, huwag nyong isaksak agad, saksak ulit. Okay, so ganun din mangyari kapag ka mayroong burnout na babalik agad yung power. So mga ilang seconds lang, parang power fluctuation lang. So ganun mangyari sa compressor. Now kapag ka ganun madalas mangyari sa compressor, posibleng masira yung compressor or overload. So, dapat po, mas maganda kung mayroong protection yung unit. So, sa mga kapwa natin, bago technician, pwede nyong i-advise dun sa may-ari na ginawa nyo na gumamit ng power on delay. So, isa siyang parang power supply na nagpapadali ng power sa pagpasok sa unit.
halimbawa pagbalik ng boltahe ay hindi siya talaga didiretso dito sa compressor. So parang matrap muna siya doon sa power on delay. And then after 3 minutes to 5 minutes bago niya ipasok dito. So pagka ipasok niya yung power dito sa unit, nakabalance na yung unit natin, yung compressor. So hindi na siya mag high ampere. Okay, so ganun lang mga ka-JTEC. Para sa mga baguhan nating technician, so dapat alam natin to para hindi makapagdagdag problema sa paggawa natin ng mga trabaho natin. Sana po ay meron kayong natutunan sa video na ito. So kung bago pa lang kayo sa akin channel, please subscribe na lang at i-click yung all ng notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko na i-upload. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood.